Nakakuha po kami ng mga reports mula sa iba't ibang mga individual na probinsya, pero sa pangkalahatan, kumusta naman po ang rescue at relief operations ng pamahalaan? Ma'am, patuloy po ang, of course, puspusan po ito, no? Dahil talagang, kagaya po ng sabi ninyo, talagang ang napuruhan po dito ay ang Bicol region, no? Kanina pong umaga, we are in touch with Director Yukot ng OCD Region 5, ano po. At kanina, yun pa lang po ang pagpasok nila sa Pulanggi. Kanina po, hindi pa nila napapasok yung Bibon, ano, sa Albay. Pero napasok na rin po kaninang magtatanghali. And then, yun din po ang ating challenge ngayon, ma'am, really. Kasi ang Albay po ay nagtaas na po. Nag-deklara na ng state of calamity. At ganoon din po, nakatutok din po tayo doon sa pagkakandak ng rescue dito po sa siyudad ng Naga. At kanina nga po, noong nandito ang ating Pangulo kaninang umaga, si Secretary Teodoro po ay inutusan niya or kinumit niya yung mga rubber boats po, no, ng military from the different parts of the country na available para ipadala po doon sa Bicol region para po magamit, no, sa rescue. At tama po kayo, no, as we are assisting the Bicol region, we are also monitoring and we are also in touch with dito po sa Northern Luzon, ma'am, kasi pinaghahandaan din po natin yung pag landfall ni Christine dito po, posible sa Isabela. At ang inyo pong NREMOC ngayon ay naka-red alert dito sa Camp Aguinaldo together with 8 other regions, ma'am, para pas matutukan po natin yung response efforts natin dito sa mga rehiyon na nabanggit, ma'am. May verified casualty count na po ba sa lahat ng apektadong probinsya? Sa ngayon, ma'am, doon po sa aming tala, wala pa pong official, ano, ma'am, baka po mamayang gabi or bukas pag na-receive na po namin yung report, baka po ma-update, ano. Pero sa ngayon, ngayon, ma'am, we only have 3 missing persons sa Region 5. Yun po ang naiulat sa amin dun sa latest T-TREP. Pero yun nga po, baka po pag nag-update po, mas makikita po natin kung meron ng madadagdag dun sa ating datos. At dito po sa mga apektadong pamilya na inilikas, nagkakasya naman po ang resources ng gobyerno. Opo, kasi kanina po, yan din po ang tinututukan natin kanina, yung availability po ng mga, lalo na po yung mga food items. Ano, ma'am, kasi ito po ang very important. Nag-ulat din po ang DSWD kanina. At patuloy po naman yung pagpapadala ng augmentation natin doon para kahit na, nakikita rin po kasi natin na medyo posible pong magtagal ito para po may mga pangtawid po sa gutom yung ating mga kababayan doon. At nireport din po nila that they are providing hot meals po for our kababayans there na talagang nalubog po sa baha habang nagpapatuloy po yung rescue sa kanila, Ma'am Purina. Sige po, patuloy po ang aming panalangin na mawala na po itong bagyong ito at humupa na talaga ang mga baha. Maraming salamat, OCD Spokesperson Edgar Posadas.